ang harapan to. Nandito kami ngayon sa Clipper. Pero bago magsimula ang battle, ang mga mount mo na isiper. Sa kanan ko, harapan to nga palang battle na to. Galing pang Rawis, magingay para kay Renzi Lee. Yeah! Yeah. Oo, wala kami sasak dyan. Wala kong pera, pwede pang mayabangan. Pero pag lumabon sa akin ang bitapan, di ako atras dyan. Yeah. Yeah. At sa kaliwa ako naman, nagpalit na siya ng rap name. Dating Anubis, magingay para kay Kit. Yo, huling laban sa tabi ng justice, nagapoy aking mga linya. Kalaban ay dinurog, inapakan hanggang mayupina. Bigla na alarma ang pulisya, iniwang patay ang kalaban pero wala nakuha na hustisya. Katulad niya ay iiwanan ka rin durog kahit sa amporte. Katawan lasog-lasog pagdating dun sa morgue. Ako'y muling magpapasabog kahit may katabing gusali. Nagpaputok sa may justice, bang! Kaya wasak ang iyong korte. Shoutout sa Escape Fam. Shout nga pala kay Joshua, tapos kay Mark Brando, tapos kay Michael Garcia sa mama at papa ko. Sheesh. So, nag-usap na sila kanina, mauna daw bumanat si Renzi Lee. Merong dumadaan na scooter, pero unang banat, magingay para kay Renzi Lee. Yeah. Yeah. Yo, check mic. Isang kalaban na hambog ngayon ang aking nakatapat. Lago, hindi ka magaling para sa akin, hindi ka pasapat. Ngayon na matutuluyan itong aso nyong may sakit. Sa pinasok mong iskinita, di ka na yun makakalabas kasi sobra ang dilim. Eh dapat mga bara mong dala ngayon ay malalakas. Dahil kung hindi, sigurado ka ngayong tiwas. Sabit ka lang dito, sarili ko itong palabas. Pangalawa, pag-imagsik ko palang dito, ikaw ngayon ka na magwawakas. Wakas, palabas, siguro gusto na ng pabidang to. Hanggang purma ka lang matalas, mag-isip ang utak ko. Yan dito ko na ipapakita ang aking bawat estilo at galawan. Kasi mga bara mong dalay, puro naman niya kupyat yabangan. Kasi puro ka lang gaya sa mga linyahang pinaglumaan. Gago ako gayahin mo, hindi ako magyayabang sakali ako sumikat o yumaman. Kasi dapat akong makisama at may respeto sa kapwa, kaya maraming kaibigan. Buwas sa pakoy direkta, tulog to panigurado. Itong may lahi na Arabo, labas nito sa akin ay abo kasi sa ligay, abusado. Kasi kahit presidente gustong kalabanin, siguro sa wala to sa kanyang pagkatao. Labas nito isad parang lumaban kay Pacquiao ng harapan na sapakan. Sa sobrang kabado nito ngayon napapahiga to kahit hindi patamaan. Ito mapaglaro ng letra ay paglaro ako ng maigi. Dahil itong kit, labas nito ngayon sa akin ay Hello Kitty. Punta naman tayo dyan sa pangalan mo. Bakit kit? Para sabihin matunog. O bakit kasi mukha ka lang sabog? Bakit sumisigaw sa battle at parang nagdadabog? Babaliktarin ko na lang yung kit, tik! Para manunod lahat dito ay busog. Gago na babaga sa'yo pangalan slip. Dahil sigurado ka ngayong tulog. Kahit skateboarder ka man o dancer, di ka makakagalaw. Kahit lutuin itong laro, gagawin ko pa rin masabaw. Itong mamata sa akin ay wala na itong matatanaw. Sabi niya, salamat na lang, please, G. Kaso itong taga, asa, puta ka! Ang badoy mong mawurtli, puta ang badoy. Porkit yung kalaban mo, taga uma, ganyan ka na magtaboy. Gago, mabuti pa yung taga-uma na papakinabangan. Ikaw gago hanggang purma ka lang pakikipangyabangan. Kaya sa pananalita mo, ikaw ay magdahan-dahan. Kahit hindi, hindi ako babae, kaya aking tatamaan. Bawat sapak ko ay direkta, tulog to panigurado. Talagang patay na tong rapper na tanga sa inyo. Time! Time! Yeah. Yeah. Nice! Yo! Pakinggan natin, round 1 ni Kit. Yeah. Yo! Pagtapos ko sa mark dyan, di pa ako nabusog. Ngayon John Lawrence naman ang hinain na sunod. Isang dyan na naman ang uuwi sa aking turog. Pagtapos ng dyan, sigurado na sunog. Renzelay. Fuck that name. Nakakabanas. Sobrang lame mga taga-baras. Sa kanyang barangay siya daw may pinakamatapang na sangka. Parang luyan dilaw. Hinog na daw ang skill set, hitik na kada bitaw. Pero kahit ano pang pagkahinog mo, pag hinarap sa akin kilaw. Tandaan mong mayro sa Rawis, manatili kang hilaw. Ikaw paang sa akin na pipag-compet. Sige ipagpatuloy at delusion. Pag sa akin nyo itong inumpair, para nyo na akong ininsulto. Kasi kapag ako ng dis, distraction na. Paano tumanti-dis kung yung utak neto ay dysfunctional? Di gumagamit ang utak. Kunat, kumakalas na tornilyo niyan, boy. Screw that, bonak. Di mo pa ako kaya, lay. Kung akala mong ako'y madali lang. Mali ka ng malay kung akala mong kaya mo ako sa tagisan. Di napapagurin ng sarili kung usapang pagalingan. Kung ang layunin ko lang naman ay ipakita ang layo ng ating pagitan. Di na para mag-mind games. Di na para mag-mind games kung ang kontra ay nalulong sa kababawan. Ba't pagagamitin ng utak kung walay yung kalaban? Pangit ang itsura, pangit ang isip, pangit ang pangalan, tangin na lahat na. Kung puro pangit nakikita sa'yo, anong papakita mo maganda? Ooh. Abangin eh.
Round. Mainit ang laban. Laban to. Round to ni Renzley. Pakinggan natin. Yeah. Yan, sikit! Mahusay magtahi ng mga kwento. Sinasabi niya hindi tunay, parang pangako ng ex ko. Grabe to. Grabe to, mag-conference ng basketball. Feeling player. Ilo nag-refere to sa half-court yung double ginawa niyang travel. Talagang halatanong gawain loser. Sasapitom mo ngayon na finish beer super. Ang hina ng mga lyrics mo, boring ka pa mag-deliver. Round to game. Ito naman yung babatin na sumusulat. Tangina. Ang hina ng mga obra, parang wala lang mga utak. Kung magkain ng manok ay kak, ito naman yung tupak kasi may difference sa utak. Tupak, utak, o dahil napaparaming ka lang pare. At huwag mo nang baliwalain. Hindi ka naman duling pero ba't lumalayo, ba't lumalabo ang iyong pagtingin. Sa susunod, kilalanin mo muna ang kalaban bago mo banggain. Kasi ang kalaban mo para fiberglass na salamin. Kaya ka mapatingin pero di mo kayang ibain kasi humaharap ka lang ako hindi rikalong suma salamin. Talagang wala na to sa kanyang sarili pag-iisip. Dahil kapag gising lang daw siya nananaginip. Dahil kadyuan ito naliligo. Kahit juwan nito naliligo sa pamismo sumisilip. Di ka dapat natularan ng katulad mong adik. Babalik ta rin ko lang itong motor na walang lisensya. Hindi ka paninda kaya malabo kang bumenta. Ibabagsak ko na lang itong presyo para ka mayroon naman ang kwenta. Bagsak, presyo, kwenta. O dahil mahina ka ba brother. Sa sobrang tanga nito kinain yung pagkain ng manok na slasher. Sa sobrang haba ng muso. Sa sobrang haba ng muso nito. Parang si Wamos na pinaghalo kay keeper. Grabe! Keeper! Pinaghalo kay keeper! Mukha kang blinater na samparel! Gibel! Puta ka! Yeah, let's go! Tain na? Hindi pa. Tignan nyo mukha pa lang nito halatanong banyakis na. Bakla na nga yung nung tinira, nagbayad pa siya. Tapos nung nabiti to si pare, pinaghabol pa niya. Wow naman ha, grabe ka, pwede pala yun parang unlirized, pwede pa isa-isa. Eh kung sapakin kita sa kanan, pwede pa ba sa kaliwa? Ganun ba yun? Talagang mabangis tong si pare. Sobrang tapang daw niya, sumabit siya sa labwer na kuryente. Kung yung mabilis si Flash, ikaw naman sino kasi Snatch? O si Snatch kasi magnanakaw ng linyahan. Nagnakaw na nga lang, sinabi pa niya kung sino may-ari na kanyang linyahan ninikawan. Puro ka lang ingay, ganyan talaga pag ang latang walang laman. E di na nakakapagtaka, na nakakapagtanga ka na. Ang hina ng mga obra mo para kang binging nakikinig. Mahihirapan ka sa akin na parang pilay na nag-iigib. Matagal ka na dito pero wala pa rin sa'yo nagbago tol. Sa sobrang baho ng mga obra mo, para kang pati Diyo, sa baho ng ubra mo, pati utot sa pitpa mismo, inaamoy. Talagang galawang pang-abnoy. Yung mga tao, di na sa'yo nabibigla. Pinapatimpla to ng kape, tinimpla niya tinga. Puta. Kaya di pala to kumakain ng pagkain kasi gusto na tinga. Tapos sandok niya sa buhangin na pala. Kasi palamunin ka lang pare. Sa sobrang tamad nito, sa surpa mismo, tumatae. Ang isang katulad ko naman ang walang katulad na dapat natularan. Ikaw naman na maraming katulad na di dapat tularan. Dahil kahit sinong rapper ang ninanakawan ng inyahan. Puro ka lang ingay kasi wala kang kwenta umay. Yo, chip. Time na time. Time, round 2 ni Keith, pakinggan natin. Mainit. Sabi niya, linyahan ng labanan ng lahatan. Wala na akong maisip na angulo sa kanya. Kaya nag-research ako. Inistock ko mga social media account niya. Nagsisi ako. Pinanood ko yung mga videos mo, grabe tang ina. Nasa pangalawang video pa lang ako, di na ako makahinga. 6 na beses niyang kinanta yung rapstar. Nice. Vibe na vibe. Pero yung pronunciation naman niya ay Heist! Bay na bay! Sabi niya, di niya na pwede masisi kung ba't ganito. Galing ah! Okay! Sino ka? Si Pluji! 6 na beses mong kinanta. 6 na beses mo rin sinabi na di niyo na pwede masisi. Grabe ka pre! Kung di ka namin pwede masisi, nagsisisi na kami. Hoy Pluji ng Rawis, hindi na yan healthy. Gumawa si Mark Zuckerberg ng trends para di ka namin makita sa FB. Di ka namin makita sa FB. Pinit mong ginagaya si Pluji, pang Wamos naman yung flow. Hoy, si Pluji, may Angelica. Ikaw wala ka nung demonyo ka. Alam kong pare-pareho tayong gustong sumikat pero iba na yung trip mo. Nakakatawa ka kaya di mo na pwede masisi kung ba't ganito. Pinagano na pa kung alam na natural. Anyway. Fuck. Anyway. Good.
hindi ka hindi ka marunong mag-rap, binibilisan mo lang mag-speed, binibilisan para di makita na yung lyricism niya ay weak. Kala mo pag mabilis magsalita, rapper na, di mo ako mauulol. Hindi ka mabilis magsalita, mabilis ka lang nabubulol. Bilisan mo magsalita, bilisan mo lang mag-rap, huwag ka na mag-rap, binabalaan na kita. Bilisan mo magsalita hanggang sa maupusan ka ng hininga. Time. Time. Aling banat. Trendily, pakinggan natin. Yo, check. Round 3 game. Game. Oh, tama nga sinabi mo, wala akong naintindihan. Parang bakla nagpapabati. Yo, mga bara mo, wala akong naintindihan. Parang bakla nagpapatira, wala namang binibigyan. At anong sinabi mo, Flo G? Nandadamay ka pa? Tangina itong mga ribat ko, sigurado, pas lang ka na. Puro ka lang kagwapo, mukha ka lang tanga. Gago rapper sa agwadan, mukha kang pabida na purda. Yo, round 3 game. Game. Alina pa. Kung palawakan ng isip, isip ko'y parang Virgin Forest. Ikaw naman kakaiba kasi parang asong may rabies na tinurukan ng vaccine na 25 pesos. Yo. Sa lahat ng rapper na kilala kong ito lang yung tanga-tanga. Kasi putang ina, mukha na siyang tanga. Di ka na mabagay na maging sikat o idolo ng sino man. Lalong hindi ka pwedeng maging gasolina kasi hindi ka marunong magmahal. Kasi ako, tingnan nyo, hindi nag-iingay. Siguro natamaan to, baka sa bakla na to bumigay. Bawat sapak mo'y direkta, talagang hindi mo maintindihan. Puro kang langgaya sa iba yung loon. Yo, ginaya niya mga linyahan ni Looney. Anong tawag sa'yo kung ginaya mo mga linyahan ni Looney? Ikaw si Pretty. Kaya pala mukha kang tutubi kasi mukha ka ng si Kimi. Okay, tuloy. Go. Okay. Okay. Speak the bars. Mga bara ko magaganda, parang si Andrea Briantes. Ito naman parang buko na tanga na sa mukha ginamit yung guantes. Kabado pa tong sa batang inutusan ng nanay na nawala ang pera. Kaya pala kabado kasi ginamit niya mga linyahan ng hari ng tugma. Puta, ako'y nagtsutsuk. Madilim dito, kinakagat na ako nitong lamok. Anim kayo mo malakang bukbuk. Pangilunina, umuli ka sa'yo, magsinundot. Siguro buwas, pag makikita ni Ninga Batil sa kanya ingits, di ramabutbot. Kaya napipinamakla, dua-dua pang abubot. Anak pang abara, ako nalang bibisayaon para magtuloy-tuloy. Inigibabarayan kayo mo malamputoy. Bawat tindahan ko'y sapak, direkta bawat sinasabi. Kit ang pangalan, kaya palakit kasi mukha siyang tae. Kit ka lang, kit pati plato. Mga punchline ko direkta epektibo. Sa'yo tangina parang kumakanta ng wala sa tono. Dapat ang pagiging rapper ay sinasa puso dahil ito ang ating talento. Tandaan mo ang pangalan na dumurog sa'yo, ako si Lorenz Rubiano. Taga Barangay Rawi, sityo ka sa isa, sityo ka at isang purok uno. Ikaw naman alam nyo kung taga Santo, taga sityo mabubo. Puro sigaw, kasi puro kalin sigaw. Tangina mukha to mukha ng lamaw. Kanina pag duok mo sak, naamyong ko kabaw singganghaw. Tapos pag nauruin eh, nakatuna sa baybay, umayaw si Rasier pero sa baybay pa nagsasawsaw. Time na. Time, maling banat. Yeah. Yo, ang galing mo. Dapat may TF to. Di ako marunong wag mahal, tanong mo sa GF ko. First bitch. No. Binanggit niya pa yung buong barangay nila. Pakay ko. Yo, round 3. Game. Sa first 2 round, kita niyo yung difference sa writing. Mas malinis mga moves ko at wise din. Mas pasok yung tira kung sa wide ring. Mga gawa ko well-rounded, parang factory ng Spalding. Mga letra ko ay tunay, ikay walang reason.
na ako ang mas mahusay and you got no remorse. Na mga sulat ko ay upgraded para may font na yung keyboard tatambakan sa kahit anong larangan. Madedehado kasi sa galawan maaasahang kabisado na game at kung i-describe pa sa fistfight mas delikado ka pre. At kung usapan ay gun, mabilis to mag-pull out parang veterano sa sex. Mali ka na sinalihan na liga, iba dito yung pagalingan. Madali lang magakala, kaya akala madali lang. Kung pangarap mo mag-rap, yung pangarap mo mas papaguhuin. Welcome to battle rap boy, pero di ka papapasukin. Ako ang big fish dito sa liga. Ako ang big fish dito sa liga. Ang lalim ko'y pang-Pacific. Nasa utak na yung movement, parang telekinetic. Habang ikaw napupuyat, pakakasulat. Oh, what a pathetic. Habang ako, kahit yung schedule ay hectic, nagawa kong pometics, din na gumamit ng technique. Pinagmukha ko tong basic. Mukha ka nga yung batang inagawa ng breadstick. Grade 1 panghapon na binubuli ng grade 6. Sa pag-rap mo, di kami natutuwa. Mabaho ang nabubuga, kaya kami nasusuka. Meron kaming napupuna, ganyan kasi pagbubuka, kaya ang hatol, pabubura. Kaya ang hatol, pabubura. Sa sakit, maluluha. Maluluwang, kaluluwa. Ngayong ako'y nabubuwang, mabubuwag, maduduwag, matutuka. Ganyan sumulat ha. Kabubuka, kadudura, matutuka. Pero kahit basura ka sumulat, meron to sa'yo madudulot. Masyado ka na nagkalat, imposibleng wala ka mapulot. Nice. Yun, harapan ay gear up to nga palang event na to. So narinig ko na ang mga decision ng mga judges at kasali ako doon sa tatlo. 3-0 nga pala, walang bias to. Base lang sa natripa namin, 3-0 para kay Kit. Yeah. Pukpukan Judges. So yun, grabe yung laban, pukpukan. So round 1 binoto ko si Kit kasi goods yung pundasyon ng mga bara niya. The way na mag-deliver siya, okay na okay. Mapapakinggan at marinig na maayos. Yung nangyari naman sa Renzilay, yung naging problema lang is the way na mag-deliver siya, hindi masyado marinig na maayos yung words. Pero if ma-enhance pa niya yung delivery niya, siguro merong mas maayos na bara na lalabas sa maririnig ng mga tao. So, round 1, Keith. Round 2, Renzilay. Round 3, Keith. So, 2-1 para sa akin, Keith. Yo, fourth nga pala, binoto ko all 3 rounds si Kit kasi although tropa ko si Renzilay, pero base sa nakita ko yung laban nila, kung iambing ko sa martial arts, parang Jet Li versus Tony Jaa. Quickness tapos yung accuracy. So, okay. Para sa akin mas malakas yung mga banat ni pero believe ako sa confidence ni Renzilay kasi tuloy-tuloy siya kahit nabubulol. Yeah. Yung energy niya ganun pa rin yung level, pero lyrics wise talaga Kit. Yeah. Yo, Justin niya pala. Binoto ko si Round 1, binoto ko si Kate. Masyado mabigat yung bara. Round 2 binoto ko si Renzilay. Round 3, Kate. Yun lang, mas maganda talaga yung bara ni Kate. May bara din naman si Renzilay, pero yun niya yung sinabi ni Claude, yung pag-deliver. Tapos di ko din maintindihan, kaya yun. Shoutout nga pala sa Kunay. Sa pamilya ko.